Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon kung magkano ang kinita ni Jake Paul at si Ben Askren. Ayon sa bagong report mga tol, umabot sa 1.45 million pay-per-view buys ang laban ni Jake Paul. Posible pa daw umabot hanggang 2 million pay-per-view. Mas malaki pa kumpara sa naging laban ni Pacman versus Keith Thurman na umabot sa 500,000 pay-per-view kahit kay Canelo, Crawford at Errol Spence. Kaya malakas magbayad sa fighter ang Thriller mga tol dahil kaya nila mabawi ang gastos. Kumita si Ben Askren ng $500,000, mas malaki pa kung isama ang share sa pay-per-view. Si Jake Paul naman may siguradong bayad na $690,000. Marami ang nagsasabi na peke ang laban mga tol dahil nakita nila si Ben Askren na nakangiti paglabas ng ring. Hindi naman siguro peke, totoo ang laban pero si Ben Askren hindi siya preparado sa laban. Okay lang sa kanya kahit matalo, malaki naman ang kinita niya kumpara sa MMA. Kaya mapapansin parang baliwala sa kanya ang pagkatalo, hindi naman niya sineryoso ang training. Makikita naman sa kondisyon ng katawan. Kaya dapat bigyan pa rin ng credit si Jake Paul, talagang nag-training para sa laban. Sa kabilang banda naman, Nonito Donaire, malaki ang tiwala na maagaw niya ang belt ni Nordin Obali. Kailangan daw makuha niya ang titulo para makalaban niya si Naoya Inoue sa pangalawang pagkakataon. Marami daw siyang pagkukulang sa unang laban kaya gusto niya maitama pagdating sa rematch. Aminado naman si Donaire na kinulang sa follow-up matapos niya masaktan at masugatan si Naoya Inoue. Hindi niya sinamantala ang pagkakataon. Kung maagaw niya ang titulo ni Obali mga tol, sigurado isang unification kay Inoue at kay Casimero. Depende na lang kung sino ang unahin ni Naoya Inoue. Laging Pinoy ang nakaabang sa kanya kaya gusto ni Bob Arum umalis na siya sa bantamweight division. Hindi siya kikita ng malaki kahit labanan niya lahat ng champion sa bantamweight. Kung si Donaire ang kalaban ni Inoue mga tol, baka magka-interesado pa si Bob Arum na gawing pay-per-view ang laban. Naging fight of the year ang laban ni Inoue kay Donaire kaya marami pa rin ang mag-abang sa pangalawang bakbakan. Mas kilala si Donaire sa US mga tol kaya may fanbase na rin ito para sa pay-per-view. Kaya abangan po natin ang laban ni Donaire sa May 29. Si Casimero naman sa August 14 laban kay Rigondo. Kailangan baklasin ito ni Cuadro Alas para isunod si Naoya Inoue. Hanggang dito na lang tayo mga tol. Maraming salamat po.